What's up mga kapoultry, welcome back sa ating YouTube channel at welcome back dito ulit sa ating backyard farm mga kapoultry. So for today's vlog mga kapoultry, share ko sa iyo yung gagawin nating paghahanda dito sa ating backyard farm sa paparating na bagyong Ulysses mga kapoultry. So ngayon is magpa 5 na, 5 PM. So ngayon is maghahanda natin yung bagyong Ulysses kasi mga kapoultry, signal number 3 dito sa amin sa Santa Rosa, Nueva Ecija. So kailangan hindi lang tao yung safe, pati yung mga alaga natin, syempre yung mga hayop. Kung mapapansin nyo mga kapoultry, is medyo umaambon na dito. At ayan, dahil sa patuloy na pag-ulan at pag-ambon, napakaputik na dito sa kulungan natin. Pero pa kahit ganun, is syempre si safety muna natin yung mga alaga natin. So dito una tayo sa mga alaga nating Rhode Island Reds, mga heritage breed na manok. Ayan, dito tayo sa unang, dito yung mga Rhode Island Red nating regular mahogany mga kapoultry. So ayan, hindi na natin bubuksan, nakikita na lang sila. So bali, hindi naman sila masyado apektado dito pag umuulan kasi may pasobra tayo dito na yero. So hindi na sila naanggihan dyan at mataas yung perching area nila kaya hindi sila naanggihan. So ayan, medyo safety sila dito. So ayan, madami nating itlog mga kapoultry na naipoproduce yung ating mga Rhode Island Red na regular mahogany dito. So ayan, dito sa pangalawa is yung ating mga dark mahogany. Ito sila yung pinaka safety kasi sila yung nasa gitna mga kapoultry. So ayan, meron tayong 4 na hen na Rhode Island Red na dark mahogany at sa rooster syempre. So nangingitlog na din to mga kapoultry. At kumpara dun sa mga regular mahogany, mas dark yung mga itlog dito. Kasi siguro nga dahil dark mahogany sila, dark din yung itlog na pinuproduce nila. So medyo light yung dito sa kabila, kaya medyo light yung itlog na naipoproduce nila. So dito naman tayo sa Black Astrolorp mga kapoultry. Meron tayo isang pair ng Rhode Island, ay ng Black Astrolorp dito. So meron na siyang itlog dun. Kung mapapansin nyo, mas darker talaga itlog ng Black Astrolorp natin. Mas darker kaysa sa dark mahogany natin. So meron naman ditong 5 na eggs. So mamaya or bukas kukulik na yan para dalhin na sa incubator or din sa hatchery. Nagpapahatch lang tayo na itlog kasi nasira ang incubator natin mga kapoultry. So tingnan natin kung ano yung ginawa nating paghanda. So ayun na pala mga kapoultry, dahil may bago tayong alaga na kambing. So ayan, meron tayong bagong tinatayo na kulungan para sa mga kambing. Hindi lang na ituloy kasi umuulan na nga at naputik dito. So ayan, kukunti na lang yung mga alaga natin dito sa labas kasi naikulong na natin sila. Ayoko mabasa sila pag umambo na mamaya, baka hindi na tayo makalabas pag malakas yung hangin. So inaasahan na ngayon yata darating yung bagyo. So kaya ipiniprepare ko na lahat mga kapoultry. So dito, meron din tayong bagong gawa dito na kulungan. Parang brooder siya mga kapoultry para sa mga bibi ko dahil ayun yung mga bibi natin. So ayan, medyo malalaki na yan. Di ba nga mga kapoultry, kung napapanood yung vlog natin, dito sila nakakulong dati. Kaya lang madaming nakain yung daga, dinadaga sila mga kapoultry. Kaya may paggawa ko sa papa ko ng bagong kulungan para sa kanila. So ayan mga kapoultry, before that sila ay 37, ngayon 27 na lang yata. 10 na agad yung nabawas. Nalason siguro sila ng daga mga kapoultry, kaya ayun, nagkasakit, hindi na makakain, tapos nauwi na sa pagkamatay. Pero eto, madami pa rin, thankful pa rin dahil madami pang natira. So sana mabuhay sila lahat, mapalaki natin. So dito naman mga kapoultry, meron tayo ditong 4 na bibe na medyo malalaki na. Ito yung mga una nating na-produce na bibe. So yung kasamahan nila yan, doon nakulong sa kabila, sa dulong kulungan, kasi doon sila sumama sa gansa. So yan, dito sila naka-safety yung 4 na yan. At syempre, yung mga manok at pabo natin, yung mga ibang manok at pabo natin nandito. So yan, nakahapon na yung mga yan. Yung mga tandang na yung mga kapoultry is mga Rhode Island Red na regular mahogany na rooster. Yung sobra nating rooster mga kapoultry. Ayan yung dalawa. Ayan pa. At syempre itong bago nating alaga na kambing. Siya si Peachy mga kapoultry. Peachy yung pinangalan ko dahil peach. Medyo peach yung kulay niya kung mapapansin nyo.
So ayan. So lumalabas yung manok, sa kabila na tayo. So ayan, naka-safety na sila dyan. Ibababa na lang natin yung tolda dun mamaya sa gilid para hindi sila maanggihan. So nga pala mga poultry, ito ibinababa ko to paggabi para if ever na may daga, hindi na talaga makakapasok. So ayan, ganyan lang. Tapos nabubuksan, syempre. So dito, nandito na may iba nating alaga. Ito isa nating native chicken. Yung dalawa nating nagbilim-lim dito, meron dito ano mga kapoultry, ayan, Muscovy ducks at isang gansa. So meron din tayo dyan na nagbilim-lim na native chicken. So yung nililim-liman na itlog na yon is itlog ng ating mga Rhode Island Red at saka mga Black Astrolord mga kapoultry. Nga pala dito sa kulungan na ito mga kapoultry, meron din tayo mga native chicken dyan na masisiw. Medyo malalaki na din. Hindi ko na napakita sa inyo kasi lumalabas nga yung mga manok na nakakulong dyan. So ayan, meron din pala dito Muscovy ducks na kapipisa. Apat lang yung napisa niyang sisiw mga kapoultry. Ayan, nakalimutan ko silang bigyan ng inumin. So syempre doon sa dulong kulungan meron din tayo naka-safety doon. Doon naman nakapwesto yung mga gansa natin. So ito mga natitira na to, isa hapon naman to mamaya. Sa safety na sila mamaya. So ayan, sobrang putik dito mga kapoultry. So ayan, nagkanal na nga yung papa ko kanina. Kaya lang sobrang putik pa rin dahil patuloy yung pag-ulan. Kahit pa ambon-ambon lang. Ayan, sobrang putik na. So ayan, nandito tayo sa mga gansa. Tsaka yung tatlo nating bibe mga kapoultry. So ayan, dito naman sila. Safety na sila dito mga kapoultry. Tapos may umuwi dito ang isang itik kayo mga kapoultry. So ayan, wala na tayong tanim dyan sa taniman natin. Pagka tag-araw na lang tsaka tayo magtatanim kasi matutubig pagka ngayon tag-ulan. So ngayon tayo ngayon pahinga muna yung mga lupa natin dahil tingnan nyo naman sobrang putik mga kapoultry. Oh, ginamit kasi ng papa ko yung botas. Oh, naka-chinelas lang tayo dito kahit naputik. So dun nga pala sa kulungan natin, ayan, may butas dito. Screen lang yung nakalagay para sa ganyan is meron silang parang ventilation dito, lumalabas yung init nila mga kapoultry. So balik na tayo dito sa ating mga heritage breed na chicken. So bali bibilangin natin kung ilan yung na-produce nilang itlog. So doon sa mga Black Australorp meron tayong 5 eggs, 5 na dark eggs mga poultry. So dito merong 4 dyan at 2 sa baba. Meron tayo 6 na itlog ng ating mga dark mahogany na Rhode Island Red. Dito mas mga Rhode Island Red natin na regular, meron din tayong 6 mga poultry. So madami na bin na yun. Pag naipon yun, pwede na i-send yun sa hatchery. Kaya lang every Tuesday and Saturday lang nagtatanggap ng itlog yung mga hatchery natin dito. I don't know why, pero yan. Sa mga nagtatanong pala, hindi pa tayo nagbebenta kasi nagsisimula pa lang tayo magparami mga poultry. So yan, pinaghahandaan natin mga poultry kasi mahirap nang mamatayan ulit ng alaga pagka nabasa, pag nalaligan. Sigurado mamamatay yung mga yan. So ayan, mag-comment lang kayo mga kapoultry kung gusto nyo magpa-shoutout. So sa-shoutout natin kayo sa susunod natin na vlog. Mag-comment lang kayo dito. So ayan, tingnan nyo yung kalagayan ng farm natin ngayon, backyard farm. Sobrang putik na putik. So ang plano nga pala dito sa kulungan ng kambing na ito mga kapoultry is bubuhusan daw ng simento pag natuyo yung tubig na yan kasi wala na makuhanan dito ng kawayan.
So kokolamber lang yung pinampost nila yung papa ko. And then bubuhusan na lang para hindi agad masira yung base niya. So ayan. Kambing, kukulong natin yan. Balak pa namin bumili. Pero itong mga Rhode Island na rin natin, safety na siya na dito. Ay, iba nating alaga. Mahapon naman yung mga bibi niya, lumililim yan. At meron din tayo parang nagdilimlim dito na native chicken. At nag-iitlog na Muscovy ducks. So, ayan. Ganun lang yung routine natin mga kapolyo pag may nababalitaan tayong bagyo. So, syempre, bago natin i-safety yung sarili natin, sinisafety ko muna yung mga alaga ko dahil yung masaya ako sa ginagawa ko, yung masaya ako pagka nakikita ko silang malulusog at walang sakit. So, inihahanda natin sila sa ganitong panahon para sa ganyan hindi rin sila maapektuhan ng stress mga kapoltry. So ayan, nakasafety naman na lahat so far. So hanggang dito na lang tayo mga kapoltry. Sana nagustuhan nyo yung video natin ngayon. Huwag nyo kalimutang mag-subscribe at i-click yung notification bell para may updated kayo sa lahat ng video na i-upload natin. So bye bye mga kapoltry.